Welcome po kayo sa Friendsters TV. Maraming salamat sa ating viewers and subscribers. Sa mga bago pa lang sa channel nito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click din ang notification bell para masuportahan po ang Friendsters TV at maging updated kayo sa mga videos and tutorials nating ilalabas sa channel nito. Pag-usapan natin na maikli ngayon yung isang bagong feature ng ating Grab app, itong Booking Planner. Sa mga baguhan, siguro hindi sila familiar pa sa paggamit ng Booking Planner. Or tinatanong nila para saan ba itong Booking Planner. Sa mga medyo matagal na siguro kay Grab, o nasubukan na gumamit ito, familiar na sila sa Booking Planner. So ito po ay para sa mga baguhan. Pwede rin naman sa mga medyo matagal na pero hindi pa nasubukan gumamit ng Booking Planner. Alright, so i-click natin, i-tap natin ang Booking Planner. Yan, so lalabas po dito, kapag sinabi king Booking Planner, ito po yung schedule, ano? Kung familiar kayo sa Foodpanda, meron silang schedule, meron silang oras kung kailan lalabas. Halimbawa, lalabas sila ng 5 to 8pm, 5pm to 8 evening. So, kailangan naka-online sila sa ganung oras. So, parang ganito rin kay Grab. Ang pinagkaiba lang kay Grab, meron kang incentive, meron kang guaranteed fare just in case na hindi ka nakakuha ng ilang booking sa oras na yun na naka-online ka o nakapag-book ka ng Booking Planner. O, try natin. Tuesday, today, wala na. Thursday. Ayan. So, ito po yung mga schedule ng Booking Planner ngayon for Thursday, tomorrow. Alright. So, kung ikaw ay taga-Pasay, pwede ka mag-book ng 10 a.m. to 1 p.m. Kapag sa oras na yan, 10 a.m. to 1 p.m., naka-isang booking ka lang, ang halaga ay 50 pesos, babayaran ka ni Grab ng 270 pesos. Yun yung guaranteed. Pero kung sumobra ng 270 pesos, yung kinita mo, yung total fare mo, sa 10 to 1 p.m., wala kang makukuha kay Grab. Kung Paranaque ka, 10 a.m. din, Marikina meron din, Pasay, 5 p.m. to 8 p.m. ang available. Alright, so good thing about this, sabi ko nga, meron kang guaranteed na earning kung makakailang booking ka pa lang sa oras na yan. So, meron kang 270 pesos, ibibigay si Grab sa iyo kung naka-100 ka lang sa haba na oras na yan. Pero may criteria din para makuha yan. So, kailangan hindi ka mag-stay sa isang area. So, makikita mo rin yan dun sa classification or yung kailangan mo abutin pagka nag-book ka niyan. Alright, so halimbawa, Marikina ka, mag-book ka. Mukha yung schedule, 10 a.m. Ayan, no? 10 a.m. to 1 p.m. na bibigay ka. Ayan. So, reserve my slot. First come, first serve basis po ito. Pero pagkatapos na ito, pwede ka pa rin bumiyahe. Bago ng shift mo, pwede ka pa rin bumiyahe. Kaganda nga lang nito, meron kang guaranteed earning. Pero hindi siya guaranteed na talagang ikaw lang ang papasukan ng booking. Hindi ganon. Papasukan din naman ng booking kahit na wala kang na-book na schedule sa paglabas sa araw na yun. Alright. Ang medyo ang negative lang dito na nakikita ko ay masyadong mababa yung guaranteed fare. And again, sana hindi gagawin ni Grab na ito ay parang practice lang para yung platform ni Grab ay parang gagawing Foodpanda in the near future. So, hindi natin alam pero hopefully hindi ganun ang plano ni Grab. So, kung gusto niyo subukan, subukan po rin nyo para malaman ninyo kung gaano gumagana ang ating Booking Planner. Makikita rin ninyo kung ito ba ay maganda para sa iyo o hindi. So, pwede niyo subukan. No harm in trying, ika nga. Alright, so, kung meron pa kayong tanong about sa Booking Planner, mag-comment lang kayo para yun yung pag-usapan natin sa next na video natin. At kung naging informative po sa inyo ang ating video nito, huwag kalimutang i-likes po ang ating video at mag-subscribe din kayo sa Friendsters TV para maging updated kayo at kayo din masuportahan po ang channel nito. Maraming salamat.